mother-in-law ko, na naginip pa siya na lalaki yung pinagdadalang tao ko. Tapos... Gabi na rin sa Nepal. Gabi na po dito sa Nepal. 9 o'clock na. Mga ganitong oras, mga ganitong oras ako natatapos sa aking trabaho. So, ganitong oras ako nakakaakyat. But tonight, I decided to make a leche flan. Mag-leche flan tayo, guys. Meron po akong itlog. Condensed milk, fresh milk, at ito yung aking hulmahan sa leche flan dahil wala akong pang hulma. Buti na lang merong condensed milk dito sa bukid, kaya nagawa ako, guys. Diyan muna kayo. Los días sueño contigo, quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo, quiero estar a contigo. Hello. Hi. Pakainin natin ang mga manok, guys. So dito ko sila nilipat. Ay, ako naglipat si Boa. Tinulungan ko lang silang maglinis. Dito sila inilipat. Hello, bigyan natin sila ng tubig at yung kanilang pagkain.
ulan po dito sa bukid. Sarap lang matulog, no? Sarap lang mag ano sa under the blanket ba? Magbukod sa habol in Bisaya. Gumagawa si Ama ng clarified butter or ghee. Tingnan natin. Traditional yung way nila ng paggawa nito, guys. Pani ani pagli ra kidni. Mere karan. Ni. Sigan sen paye. Nabuo na yung pots, guys. Nalagod na, ito yung gagawing ghee. Ay. Buhay na? Buhay. Ako naman niya. Ito na yun, guys. Ito na yung nakuha from the milk. Ito yung pots. So, ito yung humiwalay dun sa milk. Iinitin pa to saka siya magiging butter. Gabi ang ulan, guys. Tingnan nyo. Yes, welcome back. Hi, guys! Umuulan pa rin dito sa Nepal. Alas 2 ng hapon. Nakaluto ko ng popcorn para sa in-laws. Paparisa nila ng tsaa. So, sana... Kwento ko po sa inyo, noong pinabubuntis ko si Sanel, unexpect ng asawa ko or talagang hiniling niya, pati ng pamilya niya, lalong-lalo na yung mother-in-law ko, na lalaki. Sana lalaki yung pinagbubuntis ko. Nasa Dubai pa kami noon, nagtatrabaho. Tapos nung, excited silang lahat, na yung mother-in-law ko, na naginip pa siya na lalaki yung pinagdadalang tao ko. Tapos yun, mga 5 months, 6 months yung chunk ko yun. Nag-ultrasound kami. Tapos yun, sabi ng doktor, walang matulis-tulis na nakikita. So sabi niya, babae yung anak mo. Tapos yun, nung nalaman ng asawa ko, sabi niya, it's okay. So sabi niya, it's okay, but I really thought it's a boy. I'm just wondering, sabi niya, I'm just wondering how it feels like to be a father to a girl. Sabi niya, what if she asked about menstruation? What will I tell her? Yun po yung sabi niya. Yun yung sabi niya. So, ayun nga, guys. Nung pinanganak ko si Sanel through cesarean section dito sa Nepal, dumating siya after few days na nasa bahay na ako. Nakita ko yung sobrang pagmamahal, sobrang alam mo yung first time siya na daddy. So naramdaman ko yung sobrang pananabik at pagmamahal niya kay Sanel sa maliit. Sobrang liit si Sanel nung pinanganak ko.
So, sabi ko, I think okay lang. He can handle. He will become a good father sa anak kong babae. Tapos, yung bumalik na siya ng Dubai, after 6 months, sumunod po kami ni Sanel. Sumunod kami ni Sanel kasi hindi ko nakayanan yung buhay namin doon sa, umuwi ako dito eh. Nanganak ako sa city, umuwi ako dito sa village namin. Sabi ko, hindi ko kaya yung buhay dito. Kunin mo kami. Kunin mo kami. Sanel, don't disturb me. Tapos, ayun, after 6 months, fortunately na ano siya, from supervisor sa Jumeirah Sabil Saray sa The Palm, dyan sa Dubai. Nag-apply siya as assistant manager, banquet, sa Fairmont, Dubai. Natanggap po siya. So, dati, hindi naman ganun kataas yung, ano eh, yung requirements, na salary requirements para kunin mo yung asawa mo at anak mo. So, hindi ko alam ngayon. Pero dati, ano lang, 5,000 dirhams, pwede mo nang kunin ang asawa mo at anak mo. Pwede ka na mag-apply ng family visa. So, ayun guys, 6 months si Sanel. Sumunod kami ni Sanel. Kami lang dalawa, nag-eroplano kami. Very, hindi siya umiyak. Wala akong problema sa travel. So, nung nakita niya kami, sobrang saya, sobrang nakikita mo sa kanya yung excitement. Namili siya ng gamit. Namili pa siya dun sa branded na damit. Kahit magkano lang yung sahod niya. May bagong stroller. Tapos tumira kami sa Dubai Investment Park. Ayun guys, hindi ko inasahan na magiging siya. Yung sobrang mapagmahal. Yung wala na akong mahihiling. Oo, binibigay niya lahat. Binigay niya lahat sa kanyang anak na babae. At hanggang ngayon, ay sobrang close po sila. Makidaddy po si Sanel. Sobrang makidaddy po siya. Sabi niya nga nung nagkasakit yung daddy niya, "Can I give daddy my brain, my heart, and my liver? I want to give him my life." So, ganun niya kamahal yung daddy niya. Pero kung papipiliin siya, sa akin pa rin siya susama at hindi sa daddy niya. Although, mahal na mahal niya po yung daddy niya, sobrang close sila compare sa kay Babo. Kasi si Sanel ay lumaki, nakasama po ang aking asawa. Kaya, they are very close. Tinulungan niya ko sa pagpapalaki kay Sanel. Binigay niya lahat sa aming dalawa. Binigay niya yung best niya. As a father, and I'm very thankful for that. Kaya siguro talagang sabi ko, I think it's worth it, all the sacrifices. Kasi tinatry din naman yung maging isang responsableng tatay sa mga anak ko. Kaya ayun guys, yun yung istorya. Tsaka ayun pala, yung inexpect talaga nila na lalaki yung gusto nila talaga, lalaki yung sana lalaki yung maging panganay na anak. Kasi dito sa Nepal mas maganda or mas importante sa kanila na magkaroon ng panganay na lalaki na anak, kasi nga dahil sa mga responsibilidad. Ako ba sasabihin, mas nagagampanan ng lalaki yung mga responsibilidad niya sa pamilya. So mas mabuti sa kanila, or mas hinihiling nila, or mas desire nila na maging lalaki yung panganay. So at least kung lalaki yung panganay, hindi ka na mag-worry na kung susunod ay babae o lalaki, okay lang. Kasi kung babae ang panganay, tapos mabuntis ka uli, syempre, parang mag-worry sila na paano pag babae pa din. Diba? Kasi sa culture nila, importante talaga yung anak na lalaki. So, yun ang dahilan, guys. So, thank you so much. Yun lang po. Kwentuhan po ulit tayo next time. Marami po akong gusto ikwento sa inyo. And then, thank you all so much sa support nyo. Thank you all sa mga bagong subscribers, sa mga nagko-comment, sa mga regular na nagko-comment, sa mga
wala pong sawang sumusuporta sa akin from the start until now. Maraming maraming salamat po. Diyos na po ang bahalang mapalik sa inyo ng inyong kabutihan sa akin. And be safe, be healthy, be happy. I love you all. Bye! I'll see you on my next vlog. Say bye, Sanel. Bye, guys! Kapag yan. Bye, guys! See you in my next vlog. Bye.